libo-libo na po sa inyo ang nakagawa at nainegosyo nyo na po. Napasaya ang mga pamilya ninyo ng ating moist chocolate cake recipe that I've shared last year. So ngayon naman, here's another personal chocolate cake recipe that I'm going to share to you dahil sigurado akong mapapasaya kayo nito at pati ang mga negosyo ninyo. So napakadaling gawin. Halos same lang, no? The only difference is now we are putting eggs, no? So simple gawin natin, no? So I'm starting here with my all-purpose flour. Of course, I'm using La Filipina unchlorinated all-purpose flour. Ilagay mo lang dito sa bowl mo. So you just put your flour, cocoa powder, baking soda, baking powder, salt, and your brown sugar. So lahat po ng wet, ng dry ingredients, wet tuloy, dry ingredients, nilagay natin dito sa ating mixing bowl, and then you just mix it like this. Totoo po talaga yan pagka sinabi kong personal kong ginagamit. Kasi makikita nyo, one recipe will create 7 cans. Hindi ko po binebenta to, but normally, pinangriregalo ko po ito sa mga kaibigan ko and family members kapag may okasyon. And pag gumawa ako nito normally, mga 14 cans. So, dinodouble ko yung recipe. Pero ngayon, single lang tayo. Diba? Single po, o, diba? Bongga, single recipe lang kasi masyado namang madami yung magagawa nating chocolate cake niyan. And I'm sure, marami magtatanong sa inyo, bakit yung una bombang recipe walang itlog? Yung po walang itlog because that is an extra soft, extra tender chocolate cake. Napakasarap po talaga nun. And hindi ko naman sinasabing paltan nyo, no? Pero subukan nyo lang po ito, baka sakaling mas gumana para sa inyo. Yung kasing super soft chocolate cake, hindi naman siya advisable kung gusto mo naman mag-layer-layer kasi baka gumuho. Ito, the eggs, ang itlog kasi sa baking, stabilizer po yan, tumutulong na mas stable yung cake mo. No? Pero parehong masarap, parehong moist. No? You just mix it like that. And then I'm going to put my eggs. This is vegetable oil. Pag chocolate cake, I like using vegetable oil, corn oil, canola oil, yung mga mantikang hindi po natutulog. Ibig sabihin, types of oils na kahit ilagay mo sa ref, hindi tumitigas, hindi nagsosolidify. Para yung cake mo, kahit ipasok mo sa ref, malambot pa rin. O diba, alam mo naman tayo, naka-ref yung chocolate cake, nag-crave ka, diba, kalalabas lang ng ref, hindi mo pa naiisara yung pinto ng ref, kain ka na ng kain ng chocolate cake, you want it tender. O diba, sa chocolate cake, sa pagmamahal, we like it tender and moist. O diba, you put your vinegar, may vinegar pa rin, tenderizer ang vinegar, and water. Okay, you just mix it with a wire whisk. Narinig nyo po, ha? Tenderizer ang vinegar. Pero hindi po sa lahat ng cakes yan. Baka naman po narinig nyo lang na vinegar is a tenderizer for cake. Lahat bubuhusan mo ng suka. Hindi po, ha? For certain cakes lang po yan, such as the chocolate cake. So you mix it until smooth. Okay, pag naging smooth na yan na ganyan, oh, smooth na, di ba? The next step, sasalain mo. I'm going to strain it. Oh, talagang tinuturo ko na po sa inyo. Ito, maski yung tinitinda kong chocolate cake, di ba? Sinasala ko po yun. Oh, di ba? Para sa chocolate cake ka lang magkakasala. Di ba? Hindi sa mga tao. Oh, di ba? So, yan. You mix it like that. And then, you strain.
This is a technique that I've developed many years ago. Kasi chocolate cake po talaga ang una kong binentang cake. At ikaw, kung halimbawang nahihinaan ka pa ng loob, nagdududa ka pa, nagdadalawang isip ka pa, kung ikaw ba ay magtitinda, natatakot ka pa kasi maliit lang ang puhunan mo, wala ka pa masyadong customers na ko po. Chocolate cake ang una kong tininda, eh nakikitinda lang po ako. Sa totoo lang. And you know what? Dumating po ako sa point na yung pinapatinda kong chocolate cake napapanis kasi hindi po nabibili. No? So talagang ganun ang buhay, no? Hindi yan agad-agad. Success doesn't happen overnight, no? Kailangan mapasensya ka. Pag-ibig nga nahihintay mo, pati customer ng cake, hindi yan basta-basta dadating. 'Di ba? Kailangan mapasensya ka. So, ang I suggest after the video, simulan mo na. Mag-try ka na ng mag-try. And then, dahil nga ito po ay matagal ko nang ginagawa, 400 grams po yan kada lata. Ayan. So, make sure na hindi nagkakaroon ng medyo tulo-tulo yung lata mo. Ay, saktong-sakto. O, diba? Ang galing ko. Sakto. So, 400 grams per lata. Just in case may sumobrang konti, kasi halimbawa, medyo naparami yung tubig, huwag ka ma-stress, no? I-divide mo lang. Nako, totoo po yun. Nung nagsisimula talaga ako, wala masyadong bumibili ng mga tinda ko. Eh, kasi syempre, diba? Ganun naman. Actually, lahat naman po talaga, ganun. Nagsisimula. So my advice, especially ngayon, 'di ba? Holiday season. Simulan mo lang, subukan mo lang. Kasi anyway, kung ang gagamitin mo naman is yung mga gamit mo na din na nandiyan sa bahay mo, 'di ba? Wala naman masyadong mawawala sa iyo. There's no harm trying. So subukan mo, 'di ba? Malay mo, biglang madaming umorder sa iyo. Edi boom na boom ang business mo niyan. Doon nagsisimula yan. So kung ayaw mo naman iluto to sa lata, pwede ka din gumamit ng aluminum tray. No problem. Pwede mo din naman i-bake in a traditional pan. So alam ko, ang sunod na itatanong ng marami sa inyo, paano po kung sa ganitong pan ko iluluto yung chocolate cake? Ganong kadami po ang ilalagay ko? Tingnan nyo po tong lata, no? Kailangan lang is 2/3. Huwag mong pupunuin yung lata. 2/3 lang yung iyong pagkapuno ng lata mo or ng baking pan mo. Because you have to consider na aalsa po ang cake. So uulitin ko po, 2/3 lang po na pagkapuno ang gagawin nyo. Kung ibang pan ang gagamitin nyo. Even if you're going to use it for cupcake, 2/3 lang po. Oh, ayan. So, I now have 7 cans, no? Isasalang ko lang to in a preheated 325 degrees Fahrenheit oven for around 45 to 50 minutes or until the top exterior, yung ibabaw ng cake mo, is almost firm, no? Remember ha, almost. You don't want it na matigas yung ibabaw because tuloy-tuloy po ang pagkaluto niyan. And sa chocolate cake, okay na po yung medyo underbaked kasi mas moist and fudgy. You don't like it overbaked because the cake will turn dry. So, isa lang natin. So, 325 degrees Fahrenheit oven. Ayan, salang natin. Make sure lang, huwag mong pagdidikit-dikitin yung mga lata mo para even ang heat distribution. Ayan. So, iwan muna natin yan dyan for around 45 to 50 minutes. So, ayan. Hinango ko na siya sa oven. Okay? Ayan. Now, I'm going to teach you how to make the caramel icing. Ito is sinaunang caramel icing to. Hindi talaga siya yung traditional
French or American caramel that's made by cooking the sugar with some water tapos lalagyan mo ng cream. Hindi po. In some cookbooks, sa mga sinaunang cookbooks, sinaunang cooking school, tinatawag din itong Nutella filling or Nutella icing. Hindi Nutella-lahan. Nutella as in Nutella. No? So, I, no? Hindi you. Nutella. So, first, but of course, to make things simple, let's just call it the caramel icing. Napaka-simple. I have here in my bowl or in my casserola, evaporated milk. No? Evaporated milk po lahat yan. This is cornstarch. Brown sugar. So, we're using brown sugar for the nice color. And then this is egg yolks. Yan lang. This is just evaporated milk, cornstarch, brown sugar, and egg yolks. So first, bago ko buksan yung apoy, I'm going to mix it first, no, hanggang ma-dissolve yung cornstarch and the egg yolks. So just mix it with a wire whisk hanggang matunaw yung cornstarch and yung egg yolks mo. Kasi pag mainit na yung mixture and saka mo pa yan tinunaw, magbubuo-buo na yung cornstarch and yung egg yolks. Ayan, dissolve na. And then I'm going to turn on the flame. Okay, turn on the flame. And then just cook it with constant stirring. Hindi ka titigil sa paghahalo until kumulo and lalapot yung mixture na yan. This is very, very delicious. No, if you want the traditional caramel cake, ibuhos mo lang to sa chiffon. You can go to our Mamon recipe. But of course, napakasarap din po with chocolates. So once you see na medyo umuusok na yung mixture, malapit na yan, and you will also feel na lumalapot na. No? Ayan, no? Makikita mo naman, di ba? Yung galaw niya, yung wave. No? So you just keep on mixing it and keep on stirring it and pwede mo nang hinaan ng konti yung apoy para maiwasan mo yung nasusunog. Kaya kasi nasusunog, no, hindi makarelease yung steam dahil malapot yung mixture. So maiipon yung init sa ilalim kaya nagpo-form ng crust. That's why when you're preparing mga icings like this, thick mixtures, make sure na consistent ang paghalo mo. O yan. So, look, no? It has thickened. But you want to make it boil. Pakuluan mo ng mga 1 minute. That is my general rule whenever I'm cooking sauces with starches. Mapa cornstarch, mapa harina. Kailangan mapakulo mo ng mga 1 minute. Bakit? Para naiiwasan mo yung lasang hilaw, yung harina, or yung cornstarch. Okay, I'm going to turn off the flame, and then I'm going to put the butter. Diba minsan yung, ay, ba't ganun? Parang lasang hilaw. Parang lasang hilaw yung kanyang icing. Parang lasang hilaw yung gravy. Kulang sa kulo. Kulang sa luto. No? That's why you have to make sure na talagang kumulo siya. So, eto, no, I'm going to teach you the timing. Mas maganda ang naghihintay yung chocolate cake. Because tong caramel icing mo or the caramel sauce, pinakamaganda siyang ilagay sa cake habang mainit na mainit siya. You will see why. No? So, pag natunaw na yung butter, ayan na yan, natunaw na yung butter, this is the perfect time for you to put your icing. Look. Habang mainit siya. Okay? Ayan, oh, buhos mo lang and then you shake, shake. And then yan. Oh, diba, ha? Ang bongga ng caramel, chocolate caramel cake. Magandang pambenta to. Kasi medyo matagal din ang kanyang buhay. Kaya ko siya sa can nilalagay is para presentable and madaling i-store. Madaling ipambigay. Madaling ibenta. Hindi po ako nagdadabog. Talagang ginaganon ko yon para
pumantay po siya. Makikita mo, habang lumalamig po yan, nagseset na siya. So, kailangan medyo mabilis-bilis ka. Eh, kung halimbawa, naghintay ka ng konti, wala namang problema. Initin mo lang saglit ulit yung iyong icing. O halimbawa ganito, wala namang problema dyan. Pwede mong i-flatten ulit ng konti. Okay? Pero syempre, mas maganda to. But of course, hindi naman naiiwasan na may konting imperfections. So what you can do is, you can dust it. This is coffee powder. I like using this kasi nagkakaroon ng na-upgrade yung flavor nung chocolate, no? Nagkakaroon ng flavor confusion, no? So mainit pa kasi yan, but I have here, meron ako dito, ginawa namin kahapon, no? Naka-ref na siya because just like any chocolate cake, mas sumasarap po siya kapag ka napahinga. Ayan, lagyan mo lang ng coffee powder. You can also put cocoa powder if you want. And then of course, let's try it. Ang maganda po dito sa caramel icing, kahit ma-ref po siya, makikita mo, malambot pa din. Naku, this is really, really good. Ilang linggo na akong gumagawa nito and ipinangriregalo ko. Look, how nicely moist the cake. And look at the caramel icing. Let's try. Diyos ko, kuchilyo na ginamit ko. Hindi man ako kumuha ng tinidor. The coffee powder, nagbigay talaga siya ng different kick. Okay, look. And the beauty of this cake, it's not too sweet. It's so easy to prepare, so delicious. So gumawa ka na, subukan mo na. Kung mas love mo pa din yung moist chocolate cake recipe that I've shared last year, no problem. But give it a try, nalagyan mo ng caramel icing dahil so yummy. So yummy. And you will surely be so happy. So I'm going to see you soon. Happy baking for the holidays.